Good morning, guys! Happy Wednesday! So, today, natutuloy na rin sa wakas yung aking pesang lapu-lapu. Tapos, piniprito ko na rin yung iba niyan para sa ano naman. Para sa sweet and sour. Ayan na yung ating sweet and sour. Tapos, yung garlic rice. And then, yung pesang isda sa akin. Kain tayo! Birthday boy! 58 na pala to, guys. And still yummy. Yummy! Yes. Yan. Request niya yan eh. Ganun niyo ba si Turok Mak to? Promaktan. Ayala siya. Sinutinsor si Lapu-Lapu. Ito nga scary yung ano niyo. Yung ipin niya. Di ba? Gabi. Hi guys! Good morning! Happy Thursday! So, we're on our way para i-view natin yung condo. So, finally, allowed ng i-view siya. Yan, kasi for... Kasama pala si Mika. Hi, Mik. Hi, guys. Welcome to my vlog. For today's video. O, di pa sabay pa kami. Ayan. Kasi sa September na siya, i-turnover. Wow. Pero originally, wow, originally dapat ano pa yon, 2 years ago pa kasi nag-pandemic nga, 'di ba? Yung paggawa, yung tao kasi hindi naman sabay-sabay na gumagawa, so pahinto-hinto due to pandemic. So na-move nang na-move. Actually tinakot ko na sila. Sabi ko, within this year, ah, kapag hindi nyo pa na ano yan, pag hindi nyo pa na i-turnover yan, sabi ko magreklamo na ako sa house. Ano nga yan, Mac? National yung sa mga properties na mga late turnovers. Ayan. Kasi sabi din nung ano eh, tag dito, parang yung pinaka... Pinaka-agent ko. Parang umalis na doon. Pero ina-assist niya pa ako. Lagi niya akong pina-follow, ina-update. Sabi niya, Mama, no, na-ano ka na ba? Na-turnover na? Pag hindi pa yung na-turnover, sabihin mo na mag-ano ka na sa HLRC ba yun? Something na ganun. Eh, di ko naman din maharap kasi nasa QC pa yun. Although, nasa akin naman yung mga documents. Tapos, updated ako magbayad. Biruin mo kahit na nung pandemic, hindi sila nagbigay ng ano. Yung bank, hindi nagbigay ng... tag dito ng... Mercy. Oo, dire-direcho yun, guys. Kasagsagan ng pandemic, ha. Dire-direcho talaga yung hulog ko dun. So, kaya inaano ko dun sa pinaka, ano talaga, developer. Sabi ko, within this year, kapag hindi nyo pa yan, inano, isosoli ko na kako yan. Sabi ko, bahala kayo dyan mag-ano. I-re-refund ko yan ng full talaga. Di baling magbayad na lang ako ng ano, sa bangko ng... Kasi may babayaran ka pa din doon kapag early termination eh. Mga ganyan. So, ayun, sabi niya, yes, ma'am. Hindi ka magbabayad ng pag-breach of contract. Hindi pa. So, something ganun. Sila eh. Turnover is this. Hindi nila ginampanan. O, di pala. Wala nang ano. Sila mag-ano sa bangko noon. Wala nang ano mga honor doon sa kontrata ngayon. Kanya-kanya na tayo. Colors. So, DHSUD. DHSUD na ba? Formerly HLURB. HLURB pala siya dati. Yan. So, yan. Kaya ngayon, inalaw nila na ano, ipasilip na muna. Diba? Kasi yung pinost ko yun before na pinapasalo ko. So, syempre, ang hirap nga naman talaga ng buhay. So, hindi ko naman in-expect na may sasalo talaga. May mga kumukontak sa akin, pero yun, di naman na, ano, di naman natutuloy. And if ever ma-turnover na siya within this year, hindi ko na siya ibebenta kasi papaupahan ko na lang if ever. Yan, kasi naano pa naman, nakakatawid pa naman tayo guys sa pambayad. Kaya thank you Lord, grabe. God will always provide talaga guys, grabe. Pero yun yung mahal-mahal ng ano ko doon, ang hulo ko doon monthly, diba? Walang ano yun, walang palya talaga yan. So, yeah, excited ako. Bear pa naman yun. Wala pang ano. Kaya pag na, if ever, ma-turnover na nga, paano na natin, ipaayos na natin. Para maparentahan. Diba? Income. Kaya andito si Mika. Siya mag-aayos ng ano na yung pagpapa-upa. Yes, siya mag-manage nun. For bookings and reservation. Contact. Just contact. Para Espanyol. Yeah, kasi hindi ko talaga mag-ano sa ano. Hindi ko talaga feel ang condo living. Ayoko na makikita baba. Sa apartment pa nga lang, nano na ako eh.
hinihingal na ako. Lang na yung pag ano, with elevator. Ah, nakakahilo. So, yeah, see you later. Ang fresh ko ngayon. Char. So, we're here. Bare unit talaga, guys. Ah, ito. Mahangin kasi magulat ako. Oh my god, gulat yun. Gulat ako. Ah, daddy, oh, yun yung papunta sa inyo. I know, Rambo. Rambo. Maro! Lunch tayo dito sa Peri Peri sa Estancia, Capitol Commons. Mukbang. Tapos tinikautan ko nalang si Chris. Ang sarap ng ano nila. Sobrang lambot ng ribs. Uwi na kami, guys. Pero daan kami dito, Evangelista. Titingin kami ng ano, gulong ni Tonton. Ayan kasi... Nito! Baka daling ko to sa Bicol. Uwi kami yung Bicol Sunday sa June 28. Hindi pa ito nakaka-uwi sa ano ko eh. Sa hometown ko eh. Yeah, kailangan palitan ng gulong. And speaking of Tonton, yung ano pala, kukunin din namin. Oh my gosh. Siguro kung kailan na lang ano yun. Kailan na lang ulit free yung ORCR nito. Kasi diba, nung ano pa to, February pa to na fully paid. Eh, di ko naman maharap talaga na pumunta sa main ano, main office. At ito namang ano talaga, itong bangko, kung saan kami, kung saan nakaloan to, wala din paramdam. Diba? Nakakaloka ang customer service nila. Pero kami na lang mag-ano, effortan na lang natin napuntahan sa ano, sa main office nila. Yeah, para makuha na natin yung original CR. Ano po ibig sabihin ng CR? Certificate of ano, registration ito. Tapos, hindi yung OR kasi tayo na yun. Eh. Parang yearly na natin pinaano to. Tawag doon, pinare-rehistro. Yes. Finally, one down. And then, grabe, yung condo, guys. Yung ano, nagulat ako sa, ano niya, sa, ano tawag doon, Mick? Yung current market value niya ngayon. Uy, ang taas, oh. Wow. Oh my gosh. Ganyan dapat yung gulong ko. Ang taas. Ano dito size yan? Oh, sige, try mo. Wow, ang ganda. Pang ano yan, na bundok. Kaya nga, ang ganda, no, taas. Anong size diba? Kaya, anong size kaya yung ano nun? Oh, ilaano ka na nun ah? Kang inang yun, hindi naman bibili ng ano eh. 20 eh. O diba? Ginawa natin 20, ganyan ka lang si Tonton. 20? Sa'yo ako hamang, yung lift. Ah. Eh, ikaw eh! Ikaw na nagpa-lift kasi. Ako lang naman sa budget, sabi mo 6 lang. Sana innate mo na pala kung gusto mong kailangan, kung ayaw mo na magpasakay dito. Kung kailangan na namin maghagdan. Kung kailangan na maghagdan, okay lang naman. Ikaw eh. Ganun yung gulong ah. Gulong lang. May hagdan ganun yan. Ito yung hagdan six, mo dati. 6 inches lang na pagkakalip. Ang hirap ng umakyat eh. Ganun mo pa kataas. Good luck naman. Hindi na talaga makasakay si mama. Makasakay pa naman. Kailangan mo hagdan yung mga store. Ano na. Tatlong step na hagdan. Huwag ka hagdan ha. So, saan ba ako? Ayan sa ano kanina, yung sa market value nung ano, nung unit. Grabe nagulat ako. Ito at naging tingnan, 12 million na siya ngayon. Grabe. Kaya di ba sabi ko, binibenta ko pa man din yun dati, guys. Dati, pinapasalo ko lang yun dati ng 1.8 million. As in, kasi sobrang na ano ko no, na... Nagipit talaga ako, kailangan ko ng cash noon. Pinapasalo ko siya ng 1.8 million. Kahit na lagpas 2 million na yung ano, yung nahulog ko. Tapos ayun nga, sabi ko cash out lang ng 500,000. Cash out 500,000 and then yung remaining sa 1.8 million pwedeng payable in 12 months. Yan, tapos sila na magtutuloy sa bangko. Eh buti na lang walang kumuha. Kasi ngayon, grabe tumataging tingnan, 12 million siya. Kaya thank you Lord. Sa pagpo-provide talaga. Hindi ko na siya ibebenta. Sige, sige. Grabe, nakakagulat. Good morning. Happy Saturday na, guys. Diba? Ah? Wednesday tayo last day. Kanina mo. Muta mo. Hindi mo na alam yung ano araw.
So it's Saturday na. After namin pumunta sa condo ata, hindi na ako nakapag-vlog. Dire-diretso na yung trabaho. And ang dami pa rin gagawin. Kaya I'm so sorry. Anyway, breakfast na tayo para makababa na ako ulit. At dapat sa Monday, lumipad na yung mga order ng Australia. So, nagluto ko ng spam, egg, and then multigrain rice sa akin. Tapos yung favorite ni Chris na ano. Tuna. Tapos sinangag din sa kanila. Let's eat. Bless the Lord in this gift that you're about to receive from the bounty. So Christ our Lord, Amen. Yeah, and then coffee. Yun ako nag, ano, perfect sana to kung may ano pa eh. Tag doon, pritong talong kasi madami ng ulam. Okay na yan. Mababa na ako guys, Saturday. Pero okay, dami ko pang tatapusin. Dapat maglalaba ako pa. So, kaninang umaga, lakas ng ulan. Eh, sabi ko, tomorrow na lang Sunday. And dami ko nga rin gagawin. So, bababa muna ako. Ayan. Wala din naman ako mag-vlog doon. Kaya iwan ko na ulit tong camera dito sa taas. Hello! So, ayun nga. Diba? Sabi ko sa inyo eh. 9:15 PM na. So, kakaakyat ko lang. Yan. Tapos magsasaing pa lang ako. Alam niyo na. Itong dalawang kasama ko rito. Di man lang nag-effort na magsaing. Kaloka. Yan. Nagmerienda kasi sila kanina. Umorder ako ng Angel's Pizza. Tapos sa baba kasi nagpamerienda din ako at ang dami nga namin ginagawa. Yan. Naubos yung ano kanina. Di ba lang hinugasan, di ba? Talaga naman. May tirang ano pa. Spam and then yung tuna. Ito na lang siguro ulamin ulit ni Chris. Naka-Clarksburg talaga. Oh my God. Ang hirap maging nanay. Yan, saing muna tayo. Konti lang siguro kasi hindi naman nauubos eh. Diba si Chris lang, si Chris siya, si Daddy lang namin yung kakain. Nakit ko na tong box na ilang linggo na doon sa ano, sa shop. In-order ko to sa ano eh, sa Shopee. Pang DIY ng panghugas ng plato. Dishwashing liquid tsaka bleach. Kasi maano kami sa bleach eh. Magastos kami sa bleach. Kawa ng, syempre lagi naghuhugas ng basahan at yung mga ihi ng dog. So, may pa DIY sa Shopee. So, yun. Try ko. Kasi, maano daw eh. Madami nang magagawa eh. So, ito yung how to make dishwashing liquid. So, ayan. Parang nasa 300 lang ata to guys. Yan, meron siyang pigment powder. Yung ano, pinili ko. Yung calamansi. Yan. Pero madami pa naman ako dyan ano. Pang hugas, kaya di na muna. Ito yung bleach. Itong chlorine, may nabibili naman ito ng 1 kilogram, gano'n. Kaso masyadong matapang. Yan, lalo na pag si auntie yung naggumamit na ito. Diyos ko, Lord, nakakahilo talaga. Ayan, what's this? Lemon scent. Cute, no? And, meron pa siya hinahalo sa kanya. Parang ash ata ito. Ash, soda ash. Yan, kung anong gamit ng soda ash. Pero, yun nga. Kaya lang naman, chlorine and soda ash lang. How to make liquid bleach. Lagyan ng 26 liter na tubig. O, 26 liter na magagawa mo eh. Ang ginagawa ko kasi before, bumibili ako nito, tapos nilalagay ko lang siya sa tube, sa ano, sa galon, tapos lalagyan ko lang siya ng tubig. Ayan. Kaso sobrang tapang nga. Ito pala merong ano. So, 24 to 48 hours mo siyang i-rest. Ayan. So, yan. Tsaka kung ito, ano yun, bukas siguro gawin ko. Hinakit ko lang at ang sikip-sikip na sa baba. Dumating din pala kasi itong ano guys, finally. Ayan. Yung sunblock foundation, yung ginagamit ko, yung napakaganda sa skin. I swear, ang ganda-ganda nito. So, meron siyang dalawang shade, isang beige, tsaka isang natural. Ito yung ginagamit ko. Talagang matte finish siya. And then, yun nga. Ngayon lang ako nag-oil up kasi matagal simula kanina pagbaba ko. Pero matagal siyang mag-oil up. Yun ang maganda sa kanya. And hindi mo na kailangan mag-ano, mag-powder. So, yeah. I know, narag na ako kasi ang dami kong ginawa. Pero, maganda talaga to. Posted na to guys sa ano, sa aming Shopee account. Ayan. Post ko na.
kumuha lang ako ng dalawa. Yan, kasi sabi ko, yan ako, mamayday ko or gagawa ko ng video kasi. Yan. Happy Sunday! Hindi ko alam guys kung ano na ba yung mga vlog ko, ano na nangyari. Pero kakatapos ko lang mag-edit ng vlog ng May 27. Pero yun yan, anong petsa na ngayon? May 29 na ngayon, pero yung kaka-upload ko, ay kaka-edit ko lang na vlog is vlog ng May 2 to May 7. Konti-konti lang kasi yung kaya pinag ano ko na lang, combine ko na lang. Ayan, yung umatin kami ng rally, hanggang sa umatin kami ng rally nung May 7. Anyway, ayan, kinilabutan ako dun sa part ng ano, dun sa rally ni BBM, grabe. Hanggang ngayon, iba ang kilabot, guys. Kalok. I know, tapos na yung election, pero, I don't know, iba yung ano, pag nandun ka talaga sa, siguro, yun din yung ma-feel nung sa kabilang part, diba, na yung kilabot talaga, grabe. Yan. Pero, ayun nga, nakatuwa, kasi, syempre, nanalo si, ano, BBM. Oh, wag na magalit ha. Baka may magalit na naman diyan kasi yung pinost ko nga yung late ko na nga pinost yung ano na yun, yung picture namin na yun sa rally is may nagalit pa. Nakakaloka. So, ano, disappointed sa akin kasi blah 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 kasi sinusuportan ko yung magnanaka, kineme. Ay, nako. Bahala kayo. So, magka-coffee muna tayo. Alas 10 na pasado eh. Yan. Actually, wala akong tulog, guys. Literal. Siguro, idlip lang ng 1 hour yung ano ko. Na itulog ko. Kasi di ko alam bakit ano. Siguro, ganito kapag madami akong nasa isip. Ba't ko chill ito? Pag kasi ang dami kong ano, iniisip or ang daming tumatakbo sa utak ko, hindi talaga ako makatulog. Kahit na uminom ako nung ano, nung pampatulog ko, hindi talaga ako dinalaw ng antok. Grabe, naglaro na ako sa cellphone, nanood na ako ng mukbang, tapos, basta kung ano lang ginawa ko para ano, pinagagalitan lang ako ni Daddy. Sabi yan, alam mo matutulog na tayo, ganyan. Kasi, nanood kami ng movie kagabi. And then, may pangalawa pa, may ka-double daw. Sabi niya, oh, may ka-double. Sabi ko, ayoko na, bukas naman yung ganyan. Tapos yung ending, hindi rin pala ako makakatulog. Sana daw pala nag-book na lang kami ng ano, ng isang movie pa hanggang sa makatulog ako. Yan. Ewan kung bakit. Hanggang ano, hanggang inabot na ng alas 3, alas 4, alas 5, sabi ko wala na, hindi na talaga ako dadalawin ng antok. Kasi nakikita ko na yung liwanag sa blinds eh. Tapos, nung ano, mag-CR ako, paghiga ako, medyo nakaramdam ko ng antok, hindi napapikit. Pagising ko alas 8 na, siguro 1 to 2 hours din naman yung ano, yung naiidlip ko. Pero kulang na kulang pa rin yung tulog ko. Bawi tayo mamaya, kasi gusto ko maglaba. At, ano ba, Sunday ngayon, hindi ako magbukas ng shop. I mean, hindi ako bababa ng shop. Pero bukas yung shop kasi may mga nag-walk-in tsaka may mga nagpapalalamove pa rin. So, ayun. Ayun lang naman ang gagawin ko. Isasalan ko na yung labahin namin. Tapos, so yeah, kung may time mamaya, baka pumunta kami ng ano, ng Quezon City. Kasi papalitan ko yung battery ng laptop ko. Yan. Nung isang araw pa akong inaano nito, inaantay sa babae. Pinapababa ako ng bagong sekretary. Eh, kaso sabi ko, ano, dadaan na lang ako dyan at ang dami ko pang ginagawa nga, hindi ko maharap na ano. Ewan ko, kailangan. Siguro nagpapakilala sa mga tenant. Yung gising na pala yung ano, kalbo. Another struggle na naman po for today's video. Ang mag-isip, nanguulaman. Diba? Meron ako dyan sisigang, pero ewan ko kung gising na si Rico. Papasuyo ako ng ano,
pang, yun nga, pang sigang. Isa din ba kayo sa ano, sa addict, sa pag-aabang sa kaso ni Johnny Depp tsaka ni Amber Heard? Marites eh, no? Hindi ako guys, inaabangan ko talaga si Johnny Depp lagi. Yung looks niya, alam niya yun. Kinikilig ako sa kanya na di ko alam. Oh my God, you know. Nakakaloka. Gustong-gusto ko yung looks niya na naka-coat and tie, tapos long hair, nakatali, bad boy look na akala mo. Alam mo yun, akala mo talaga bad boy pero hindi kayang manakit ng babae. No, grabe, sobrang nakaka-turn on talaga. Ah, oh my gosh. Grabe. Tapos yung pag nag-smirk siya, nag-i-smile siya, kapag sumisimangot siya, yung gano'n, oh my God, guys. Parang kung teenager na kinikilig kay Johnny Depp talaga, grabe. Ang lyrics, pero yun nga, hindi natin nakalain. Ang isang Johnny Depp, binubugbog lang ng isang Amber Heard. Grabe. So, ayun, dun din na ubos yung oras ko kaka-ano kagabi. Sabi ko magpapa-unpok ako, load ako ng mga videos. Yun nga, yung mga looks ni Johnny Depp. Grabe. Pasensya nyo yung lola nyo. Kilig na kilig talaga kay Johnny Depp. Napanood nyo ba yung ano, yung pelikula niya with Angelina Jolie? No, ganda rin nun. Yung, alam mo yung title ng, kalimutan ko na. Tourist ata yun? Something ganun? Ganda rin nun. And Johnny Depp and ano, Angelina Jolie. So, ayan, meron akong juice. Meron din akong coffee. Yan. Kasi itong juice na to is pang to guys. Pang patanggal ng bloat. So, slimming green tea juice enriched with psyllium husk. And it helped sa ano, sa digestion ko nga. Hindi ako masyadong bloated. Tapos, hindi rin ako masyadong nagki-crave, literal. Tapos, ang tagal kong makaramdam ng gutom. So, sa ano ko lang to, sa Instagram ko to nakita. Pero effective naman siya. Ayan, hindi ko lang alam sa ano, sa pagpapapayat. Pero yung ano kasi, sa tiyan ko, feeling ko, walang laman lagi yung tiyan ko. Ang gaan nga sa pakiramdam. Kasi, ayun nga, sabi ko mag-stop muna ako sa pink pills, diba? At ang labing nagsasabi na pink pills. Ayan, ganyan. So, hi guys. Kagaling ko lang palengke. Ayan, tumutulo pa pala yung buhok ko. Diba? Kasi kakaligo ko lang. Ayan, gumora na ako sa palengke. Kasi wala si Rico. Tulog pala. Kanina pa ako nag-text sa kanya sa magpapabili sana ako ng pang gulay sa sinigang. So, nag-reply. Tulog pala pagbaba ako. So, anyway, ako na lang pumunta. Kaya yan, pag uwi ko, binalot ko ulit yung ulo ko ng tuwalya. So, yan. Ang ating binili. Yan. Melon. Kasi gusto ko mag-melon juice. Yan. Yung tubig lang. Tapos, yung melon na laman nito. And then, sugar. Yung sugar ko. Oh, napakasarap. Nag-crave na ako. Tapos, panigang. Yun lang talaga. Kung ano lang kailangan sa sinigang. Pinagdagan ko lang yung ano. Kasi sa mga hamster. Ibibigay ko. Ayan, sinigang mix. Ito, bumili ako. Nag-extra na ako nito kasi pag kailangan ko, wala ako niyan. So, bili na ako ng dalawa. Then, half ng, ano. Ito, favorite ni daddy. Radish. Then, ayun lang. Tsaka yung gabi. Importante yung gabi. Yan lang ang gusto niya sa, ano, sa sinigang. Gabi, radish, tsaka kangkong. Ayan. Then, siling panigang. So, napakuluan ko naman na kanina. Habang naghuhugas ako, napakuluan ko na siya. Ayan. Malambot na nga yan eh. So, yung gabi nilang palalambutin natin. Tapos, nakasaing na rin ako ng kanin nila. Ayan. 5:30. Magluto na ako para maaga kami makanood ng movie ni Daddy.
Bago makapagpahinga kasi kulang pa ako sa tulog, diba?